Yo! What's up guys? Welcome back to my channel. For today's video nga pala, tatalakayin natin kung paano nga ba kumita o palakihin yung earnings gamit ang tool sa Facebook na bonuses program. So, ayun guys, umpisahan na natin. Ikaw ba ay nagsisimula palang maging isang content creator? O bago ka palang content creator? O nagbabalak palang na maging isang content creator? Mas mainam na pakinggan at panoorin mo ang video to. Bali kasi guys, ganito yan. Sa Facebook, may mga iba't ibang mga tools dyan na pwede mong pagkakitaan gamit yung mga tools na yan. Una, yung stars. Yung pangalawa, Reels on Ads, Ads on Reels. Yung pangatlo, in-stream ads. Yung pang-apat, yung sa bonuses program. Talakayin muna natin o ipapaliwanag ko muna paano nga ba kumita sa pamamagitan ng stars gamit yung tools na to. Bali yung stars guys, ito yung pwedeng yung mga followers mo, mga subscribers mo, pwede silang mag-send sa'yo ng stars. Yung mga stars na yun, yung maliliko mong stars sa loob ng isang buwan, pwede mong kitain yun. Tapos sa in-stream ads naman, yan naman yung mga yung mga ads na nilalagay, kunwari yung long form video mo, 3 minutes pataas, yan yung makikita mo sa pre-roll ads, tapos yung sa mid-roll ads, yung bigla na lang may lilitaw dyan na ads tapos mag-play-play. Tapos meron din siya sa pinakadulo ng video mo, nalilitaw na ads. Tapos sa ads on reels naman, yan yung mga ads na overlay na nakalagay dun sa ibaba ng inyong reels. And then naman yung pang-apat, dito muna tayo magpo-focus sa bonuses program. Dahil ituturo ko yung sekreto kung paano nga ba palakihin yung yung income dito sa bonuses. Pag sa bonuses guys, kailangan magpo-post lang kayo ng mga picture, yung mga picture ko nga. Basta wag lang yung mga picture na may false information. Baka magka-violation kayo dyan. Yung mga picture nyo, ganyan. Kaya yung mga pinupuntahan yung picture, ay yung mga pinupuntahan yung lugar, pipicturan nyo, yan. Ngayon, paano nga ba ipalakihin yung kwan dyan, yung income, gamit lang yung bonuses? Ako kasi, may technique kasi dyan, guys. Ako kasi, ang technique ko, kunwari, hindi naman kasi ako madalas mag-post ng mga picture ko. Ako kasi, sumali ako sa mga different groups. Kunwari yung about sa One Piece community, ganyan, sumali ako dyan sa One Piece community group, mga iba't ibang community. Tapos gumagawa ako ng mga memes, mga picture, kasi ako number one fan din talaga ako ng One Piece talagang solid ako dyan sa One Piece. Ngayon gumagawa ako ng mga memes, minsan mga nakakatawa o minsan naman yung mga pangyayari sa One Piece, kumukuha ako ng mga picture, tapos lalagyan ko ng mga memes. Tapos yan, hindi ko naman siya ina-upload sa aking profile. Kasi nga, profile lang gamit ko, hindi naman page. Pero profile kasi yung monetize sa akin eh. Ginagawa ko, pag nakagawa na ako ng mga memes na ganyan, yung mga sinalihan kong mga groups o community, pinopost ko doon. Ngayon, dahil pag pinopost ko sa mga different One Piece community, o group, yun, nakakakuha naman ako ng mga likes, tapos mga share, comments. Kaya yun, doon talaga, lumalaki talaga, medyo lumalaki ng konti yung mga earnings ko gamit ang bonuses tools. Yun yung pinaka-ano dyan. Ngayon guys, ikaw, kung nakakarandam ka ng, diba, minsan hindi naman natin maiiwasan na parang nakakawala na ng gana kasi nga walang nagsusuport sa iyo, feeling mo walang nagsusuport sa iyo, konti pa lang yung views mo, konti pa lang yung followers mo. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Ako kwento ko lang guys yung nangyari sa akin lalo na dito sa aking profile account. Kasi last year talaga puno o tad-tad ng violation tong profile account ko. Doon nawalan ako ng pag-asa, parang nawawalan na ako ng gana. Pero dahil nga nag-enjoy naman ako sa mga ginagawa ko, sa lahat ng mga pinopost ko, mga ginagawa ko mga content, tinuloy-tuloy ko pa rin kahit na may mga violation ako. Hanggang sa yun,
kahit na may violation ako, na-monetize pa rin naman ako. Kaya lang talagang kahit anong gawin kong post, kahit anong gawin kong kwan, kasi naka-shadow ban talaga yung aking profile, pati yung mga post ko, talagang hindi siya inaano ni Facebook, hindi siya ni-spread. Kasi nga dahil sa shadow banning, saka sa mga restriction at violation ko. Kaya kung ikaw mag-umpisa ka pa lang o bago ka pa lang, mas mainam na pag-aralan mo munang mabuti talaga yung community standard saka policy ni ano ni Facebook. Nang sa ganun, maiwasan yung mga naranasan ko na mga violation. Talagang mahirap, guys. Kasi pag may violation ka, kahit na mag-post ka lang mag-post dyan, wala talaga, masyashadow ban yan. Hindi nila makikita na, yung mga followers mo, yung mga nakakakilala sa'yo, konti lang yung makakakita sa mga post mo. Hindi tulad pag wala kang mga violation, recommended yung profile mo o yung page mo, talagang si Facebook mismo, tutulungan kanya para ma-spread yung mga post mo dito sa Facebook. Kaya napaka-importante talaga na sumunod tayo sa mga regulation saka mga policy, community guideline ni Facebook. Ngayon guys, kung feeling mo talaga walang sumusuport sa'yo sa mga kaibigan mo o sa mga kamag-anak mo, huwag kang mag-alala guys. Siguro naman kahit paano, kahit na mangilan-ngilan sa mga kamag-anak o kaibigan mo, may susuporta pa rin naman sa'yo. Saka tandaan mo guys, sabi nga nila may kasabihan na kung sino pa yung di mo kaano-ano, mga kakilala, mga kaibigan, sila pa yung mas makakatulong sa'yo minsan. Pero hindi naman lahat ng mga kamag-anak, mga kaibigan, hindi kanila susuportan. Meron pa rin naman sa kanila. Ngayon, kung yung mga iba hindi ka talaga sinusuportan, ayan mo na lang. Choice nila yan eh. Kasi, kumbaga, habang hindi ka pa nagsasucces sa mga ginagawa mo, siyempre, hindi pa talaga susuport sa'yo yung iba. Pero once na dumating yung time na mag-success ka, ito panigurado, yan, darami yung kaibigan mo, darami na yung kamag-anak mo. Kasi nga, pag nakita nila na nagsasucces ka sa mga ginagawa mo, siguro, minsan, pinagtatawanan nila yung mga ginagawa mo, mga ganyan, parang nakakatawa ka sa paningin nila. Pero ayan mo lang, kung nag-enjoy ka naman sa mga bawat ginagawa mo o kung ano yung mga ginagawa mo, mga pinopost mo, keep on posting lang guys. Kung saan ka masaya, kung ano yung mga gusto mong i-post, i-post mo lang. Basta wala lang ano yung hindi lang lalabag sa community standard ni Facebook. Baka mamaya mag-post ka ng mga yung mga hindi ka aya-aya, saka mga misinformation, misleading na mga post. Bawal yan. Baka magka-violation o restriction ka pa. Saka alam nyo guys, lahat ng mga nagsisimulang o yung mga malalaking content creator, mga YouTuber, mga sikat na mga vlogger, nagsisimula talaga lahat sila sa maliit na followers, maliit na views. Pero nagsumigap sila, kaya tingnan nyo naman yung mga narating nila. Tulad nila, example na lang, sila Kong TV. Kung alam nyo lang, si Kong talaga, sila Kong TV, saka si B, nagsimula talaga sila sa maliit na followers, so hindi pa talaga sikat sila nun. Pero after 3 years, biruin nyo, 3 years guys, 3 years yung lumipas bago talaga nag-boom yung channel nila o bago talaga sila sumikat at nakilala. Kaya nga, misan, siguro hindi maiwasan na mainip tayo dahil nga bagay yung mga kwansikat ganito, pero huwag kayong panghinaan ng lobo, huwag kayong maingat, gawin yung inspirasyon yung mga ibang mga kilalang personalidad dito sa social media. Saka darating din yung time guys na hindi man ngayon, hindi man bukas, malay nyo, next week, next month, next year, or next another year, basta ang importante lang dyan guys, ang pinakasusi talaga dyan, enjoyin mo lang mga bawat ginagawa mo. Saka maging consistent ka lang sa pagpo-post kung kahit saan platform ka man gumagawa ng content. Mga pa Facebook, YouTube, sa Instagram o sa TikTok man yan. So yun nga guys, naituro ko na kung paano pataasin yung revenue sa ating mga bonus tools. Ngayon, kung nagustuhan mo yung video nito, sana pakiclick naman yung like dyan. And then, kung di naman ganong kalabisan, kung pwedeng pakipollow o subscribe na rin po ako.
So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na video. Paalam.